habang nakafocus ang lahat sa physical health para labanan ang sakit na COVID-19, kailangan din nating tutukan ang ating psychological well-being. Ako si Francis Madia. Ako si Giselle Haro. Ako si Maria Therese Putalan. Ako si Jessa Iulieron. Ako si Giselle Paharon. Ako si Jonna May Mara. At ito ang aming infomercial sa Sine Sociedad. Kalusugang pangpubliko. Pag-aalaga sa ating psychological well-being sa panahon ng COVID-19. Ano nga ba ang ibig sabihin ng psychological well-being? Ang psychological well-being ay tumutukoy sa malusog na pag-iisip. Ibig sabihin, gumagana tayo ng maayos, mabuti ang ating pagtingin sa ating sarili at pananaw sa buhay sa pangkalahatan at nakadarama tayo ng lugod. Mayroong tayong layunin at katuturan at pakiramdam natin ay nasa tamang landas ang ating buhay. Ang psychological well-being ay hindi lamang tungkol sa mga panahong walang problema kundi maging sa paraan natin ng pagtugon sa mga panahong mahirap at puno ng pagsubok. Katulad sa sitwasyon natin ngayon na may lumalaganap na COVID-19. May kinalaman din ito sa mabuting pakiramdam at mahusay na pag-iral. Ano-ano ang epekto sa pangyayari ngayon na may COVID-19 sa ating psychological well-being? Dahil sa pangyayari ngayon, karamihan sa atin ay nagpapanik, emotionally distressed, yung puso at paghinga natin ay humihina o hindi nagpa-function ng mabuti at lahat ng systems sa ating katawan ay naaapektuhan kaya yung resistensya natin ay bumaba. Ano-ano ang mga dapat gawin upang mapangalagaan ang ating psychological well-being sa panahon ngayon na may COVID-19? Mag-focus sa mga bagay na pwedeng gawin imbis na isipin ang mga sitwasyon na wala sa ating kontrol. Dahil nasistress tayo, baka mahawa tayo sa COVID-19. Isipin natin kung ano-ano ang mga pwede nating gawin. Kagaya ng pagiging sensitibo sa palagi ang paghugas ng kamay, pagsunod sa social distancing, at manatili sa ating tahanan kung walang importanteng bibilhin o gagawin sa labas. Ito ang tinatawag na productive stress o productive anxiety. Nakatutulong ang pakikipag-usap sa mga membro ng ating pamilya at mga kaibigan. Bumuo ng support system. Humanap ng taong willing makinig sa iyo at huwag mahiyang i-express ang sarili.